I'm just amazed by how God would talk to us sa devotion natin. Diba? Yun lang talaga. I mean, Sundays, they're important. Kailangan ko pumunta ng Sunday. Pero God would speak more to you personally kung mag-devotion ka. You would just sing sa Senyor ni Carlo. How amazing it is. Na kung may time lang kayo makinig at magbasa ng mga salita ng Panginoon, mamumusap siya sa atin. At ang kagandahan ng personal siya na mamumusap, hindi yung para sa lahat, hindi para sa ila. Because you have started this relationship with God. Praise God, Father Carlo, for the sharing. Ang word natin ngayon is about the Holy Spirit and yung spiritual gifts. Minsan nakaligtaan na natin kahit sa mga prayer natin ang Holy Spirit. But we learn sa mga lessons natin that the Holy Spirit is as important as God the Father and as important as Jesus the Son. So, dapat ma-remind din tayo na andyan mo. Kasi sa panahon natin ngayon, it is the Holy Spirit na yung mag-guide sa atin. Sabi nga ng Panginoon, before He ascended to heaven, I will leave you something who will be your comforter and your help. And yun yung Holy Spirit. So, hindi natin dapat mamalitin yung Holy Spirit kasi yun ang nagpukulit sa atin. Yun ang nag-empower sa atin na gagawin kung ano ang dapat natin gawin para sa glory ng Panginoon. Okay? Sa susunod na slides, may dalawang verse ako na kailangan natin i-compare yung manifestation ng Holy Spirit. Yung John 20, basahin ko lang, John 20, 19 to 23, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." So yung scenario dito, ito yung after na nabuhay si Kristo from the dead. Tapos in-impart niya yung Spirito, yung Holy Spirit. And yung scenario dito, it is a calm situation. Yung calm yung environment. Sinabi niya lang, calm. Sinabi niya lang na receive the Holy Spirit. No, tapos na talaga, he breathed. And the Holy Spirit is received. So walang kaguluhan, walang mga panic na nangyari, but it was a calm scenario, yung situation. Then yung kasunod na, the slide first, iba yung manifestation of Holy Spirit dito. When the day of Pentecost came, they were all together in one place, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in their tongues as the Spirit enabled them. So magka-contrast, magkaiba ang environment, ang scenario dito. Yung isa, calm. Tahimik lang. No? Yung isa, may violent wind. Siguro na rin natin kagabi, yung malakas na hangin. Mas malakas pa doon. And they are both manifestations of the Holy Spirit. So hindi lang ibig sabihin na mag-manifest ang Holy Spirit kung tahimik. At hindi ibig sabihin na mag-manifest ang Holy Spirit kung may malakas na hangin. It can happen both. Okay? Yung isa, yung calmness na manifestation of the Holy Spirit, diyan nagsimula yung fruits of the Holy Spirit na mag-manifest. Alam natin yung fruits. Ito yung sinasabi natin minsan na nalaglag. Nalaglag yung mga prutas natin. No? Because it is within us, it is through the calmness na nag-manifest yung Holy Spirit. Kaya na-attain natin yung gentleness, yung meekness, yung kindness, yung goodness, and all those fruits of the Holy Spirit. No? Yung calm manifestation of the Holy Spirit. Yung isa naman, yung violent
the sound sounds like the blowing of a violent wind, doon na ina-experience ng mga disciples ang imparting ng spiritual gifts. So magkaiba ang fruit of the Holy Spirit at ang spiritual gifts. Yeah? Klaro sa atin yun. Kasi nga may nag-ano doon. A manifestation that all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So speaking in tongues is a gift of the Holy Spirit. Hindi yung fruit. Okay? It is a gift of one of the gifts of the Holy Spirit. So ulit-ulit, yung fruit of the Holy Spirit is manifested through the calmness. Calmness na nasa atin. Because we have the Holy Spirit. Yung gifts of the Holy Spirit can appear on us when the Holy Spirit needs you to do something. May ipapagawa ang Holy Spirit sa'yo. Kaya ka nakapag-speak in tongue, kaya ka nakapag-interpret, because the Holy Spirit has something for you to do. And it can come with a manifestation of a blowing of the violent winds. Okay, ang kasunod na slide, isa-isahin natin yung characteristics ng spiritual gifts. Kuha muna natin, parati na natin narinig yung fruits of the Holy Spirit. Naintindihan na natin yun. Ano? Yung mga gentleness kind of, na nagkalaglaga na nga eh. Minsan. Diba? Pinupulot naman. Pinaglaglaga. I-focus natin yun ang spiritual gifts. Kasi maraming, may mga confusion sa spiritual gifts. Ano nga nangyayari? So yung unang characteristic is, the Holy Spirit give gifts to each believer as he sees fit for the good of all. So ibibigay yun ng Holy Spirit sa'yo para mag-benefit ang lahat. Hindi lang para sa sarili mo. At kung sa tingin niya ay para sa'yo yung gift na yan. Okay, isa-isahin natin yung mga gifts mamaya. Unahin muna natin yung characteristic. So ang Holy Spirit ang nagbigay. Dapat klaro sa atin yun. And for the good of all. Yung pangalawa, everyone is gifted in some way to make his or her unique contribution to the body. So lahat tayo may mga gift. Wala pwedeng magsabi na wala akong gift ng Holy Spirit. Kaya hindi ako tutulong sa church. No? Lahat tayo, kaya nga tayo body. Kasi may kanya-kanya tayong contribution. At yung contribution na ibigay natin, yun yung gift ng Holy Spirit. Hindi ibig sabihin na naglilinis ka o naghuhugas ka ng tinggan ay wala kang contribution. Maliit lang yung contribution mo. It is a gift. Serving is a gift of the Holy Spirit. And hindi yun maliit. No? Pantay-pantay yun. Hindi ibig sabihin na kasi kami, mga nagtuturo o mga nag-preach is malaki yung gift nila. No. Everyone has a gift and they will contribute para sa benefit ng body, ng Church of God. Para sa lahat, para lalago ang Church of God. So kaya kailangan natin ipakita o gagamitin yung gift natin hindi para sa mga sarili natin, kundi para sa Church. So again, uulitin ko, lahat tayo may gift. Kaya lahat tayo may kailangan gawin. Walang example. Okay? Next, we don't choose the gift we get, but having received them, we are to use them for the good of all. Hindi tayo pwede mamili. Now Lord, yung ano na lang, teaching na lang sa akin Lord, kasi gusto kong makita sa harapan. Gusto kong tumayo sa harapan. Or Lord, yung singing na lang, para doon din ako makita din ako sa harapan. No? Hindi tayo ang mamili, ang Holy Spirit ang magbigay. Siya ang magbigay sa atin. And again, it is for the good of all. Then yung kasunod, every believer is given at least one spiritual gift when we receive the Holy Spirit to dwell within us. The moment we receive Christ, the moment we receive the Holy Spirit, may naisip na ang Holy Spirit kung ano ang gift mo. Kung ano ang part mo sa church na naibigay. Yeah? At sa mga young at hearts, hindi natin pwedeng sabihin na may edad na ako. Wala na akong ano dyan. Exempted na ako. No? Kasi timeless to. Hanggang nabubuhay tayo, may ipapagawa ang Holy Spirit sa atin.
Then yung last, our job is to use our gift for the good of the body, following the Spirit's prompting. So kailangan natin intayin yung prompting ng Holy Spirit. Kaya may nagkawin ng hindang, kaya may nagsasabi ng mali-baling interpretation dahil hindi nila hinihintay ang prompting ng Holy Spirit. Pinangunahan nila. Hindi kasi sila makapag-intay. So sabi nila, ay, may gift ako ng interpretation. I-interpret ko yung kasabihin sa iyo. No? Yan pala ka din na. Kasi walang leading, walang prompting ng Holy Spirit. Okay. Alam ba natin na sa Bible, sa New Testament, tatlong beses sinabi ang gifts of the Holy Spirit. Tatlo sa different books sa New Testament. Tatlong beses siyang binanggit. Yung una, sa 1 Corinthians chapter 12, 8 to 10. Siya niya na gift. Sa 1 Corinthians 12, 8 to 10. Andiyan yung gift of wisdom, gift of knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, different kinds of tongues, yung mga nag-speaking tongues, and interpretation of tongues. Siguro isipin nyo, bakit magkaiba yung kulay dyan? No? Kasi sa Greek translation, sa English translation, iisa lang isa natin doon. Kung babasahin nyo, to another he gives the gift of wisdom, to another the gift of knowledge, to another the gift of faith. So sa English language, isa lang, yung another lang na word. Pero sa Greek translation, dalawa. Kulang lang yung interpretation sa English. Dalawa, yung isa is another of a different kind and another of the same kind. Kaya magkaisa ang wisdom and knowledge because they are of the same kind. Magkaisa ang kulay ng faith, healing, miracles, prophecy, and discernment because they belong to the same kind. And magkaiba yung dalawa sa baba. No? So, sa ano yun? Hindi ko lang sasabihin sa'yo, hindi naman natin kailangan yung Greek term. Pero dalawang different word which means another in English. Bakit ganon? Because ang believers are classified into three. According to the gifts of the Holy Spirit, we are classified into three. Either we belong to the first one, the gift of wisdom and knowledge, or we belong to the second one, or to the third one. Yun yung classification ng Paul sa mga believers na may mga giftings. Okay? Anong kasunod dyan first? Next slide. Oh, bigyan natin ng pansin ang tongues. Kasi maraming nalilito, maraming nagsasabi na kulto. Kulto ang church kasi nga nagtatongues. Meron. Lalo na yung mga conservative churches. Hindi sila naniniwala sa tongues. So, i-explain natin ano ba itong tongues na to. Because, for sure, the gift of tongues is a gift of the Holy Spirit. No? At mangyayari itong tongues na to kung ma-overpower yung spirit mo ng Holy Spirit, kaya ka makapagsalita ng tongues. Kasi ikaw mismo hindi mo yan maintindihan eh. Because you are overpowered by the Holy Spirit, kaya ka nakapag-tongues. Kaya mali din yung iba na nagsatakar lang. Hindi mo maintindihan o hindi mo malaman na talagang word siya of a different language. Because kailangan siyang, it should be a language. Hindi nga lang natin maintindihan. Okay, yung first characteristic ng tongue, it is complemented by the gift of interpretation. May nag-tongue, hindi mo maintindihan kasi hindi mo lingwahe. Kaya magkasabay sila doon, di ba, yung gift of tongue saka gift of interpretation. Kasi complementary yan sila. Then, yung kasunod first, the tongues, speaking in tongues is meant to be understood. Otherwise, they serve no purpose. So, kung may magta-tongue sa church,
dapat na intindihan natin.